Tiniyak naman ng sandatahang lakas ng Pilipinas na handa itong protektahan ang mga mamamayan at teritoryo ng bansa. Iginit mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos na hindi siya papayag na maagaw ang kahit isang pulgada ng teritoryo ng bansa. Kasunod ito ng panunutok ng Chinese Coast Guard ng umano'y military-grade laser sa barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal noong February 6. Nauna rin sinabi ng Pangulo sa Japanese media na obligadong protektahan ng gobyerno ang mamamayan nito sakaling sumabog ang alitan sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa AFP, handa ang mga tropa ng militar na panatilihing ligtas at mapayapa ang bansa. Samantala, nagpahayag ng suporta ang AFP Visayas Command sa pagpapalawak ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Amerika. Tiwala si Lieutenant General Benedict Arevalo na mapapalakas ng EDCA project sa Mactan City ang kahandaan ng mga sundalong Pilipino para mabilis na makatugon sa panahon naman ng mga kalamidad sa kabisayaan. Sangayon si UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director Attorney at Professor Jay Batumbakal sa sinabi ni Pangulong Marcos na kailangang maglatag ng mga hakbang na magpoprotekta sa bansa at sa interes ito sakaling lumala ang gusot sa pagitan ng Taiwan at China. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay mapigilan ang armed conflict. Dapat anya maging bahagi ang Pilipinas sa mga bansang nagsusulong ng kapayapaan para maibsan kung hindi man matuldukan ang gusot.